everybody. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Birthday na happy pa. Happy na birthday pa. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Bisita si Jimmy. Happy birthday. Jimmy Reyes. Wag niyo nang pangunahan si Tito Dondon, may kusa yan. Okay, talaga oh. Tinatawagan pa ng pansin si Jimmy. Nagdala nga ng tsokolate, ang dami oh. Hindi, kanya nga, cases kasi. Ito naman talaga yung cases pagka romansa. Holy romantico. Holy romantico eh. Pagpasok pala nyo, pag palang dito, poldong-poldo na dating. Good morning, Kuya. So good to start the day naman with Kuya. Same appearance for the... May gustong bumati sa birthday boy natin, Kuya. Nasa ano, si Tito Dondon. Nasa UNTV Radio Lover Dad. Birthday ba ni Dondon? Oh. Halayin mo, Kuya, nag-birthday pa lang. Ani! Hi! Bon dia! Bon dia! Parang hindi tayo narinig. Kala ko kasama ng talaan ng walang lahi. Walang mga pedigree. Walang pedigree. Birthday kasi ni Attorney Dan. Birthday ba niya? Ani pa. Oh. Happy birthday! Bumati tayo sa kanila, ha? Andiyan na si Kuya. At ganoon din yung mga kasama sa pundahan ni Kuya Daniel. Once again, Nika, 1, 2, 3. Bon dia! Sagot, Beth. Pidubs. Bom dia, good morning sa inyo. Kuya. And Karine, Beth, sa inyong lahat yan. Happy birthday, Don. Salamat po sa inyo na po. Maraming salamat. Morning. Nagre-reklamo sa amin ni Francis yung dalawa na yan. Dahil kapag nagsasabi daw sila ng Bom dia, hindi kami sumasagot. Tudubeng. Paano naman kami sasagot? Bom dia, lalalalalalala. Walang space, di ba? Hindi na kami makasagot. Ayun. Dapat sasabihin nila, Bom dia, space. Si Dolphy, binati ka niya na sumagot sa akin. Ano sabi? Bom dia. Tawa na naman. Ay, duhin na eh. Bakit lang sa akin si Dolphy, nagulat ka na. No. Ay, Tito Dolphy. Pagaling po kayo. May sakit nga pala. No? Tsaka... Alam mo naman eh, syempre yung mga ano nila talagang kailangan din nagpapalakas ng ano eh. Magpalakas kayo. Yun naman actually yung ano po. Magpalakas kayo. Nila, octogenarian. Bagay ba kay Rolly yung bagong tawag kay Rolly? Rolly Romantico. Ba? Oh, pero okay, ano ba ngayon yung inyong mga pinag pag-issue ng PRO, 8-5 yes. Yata ang score, tungkol doon sa bangko. Basta magbibilang foreign na kayo dyan. Foreign currency. Ano ba ang inyong pananaw dyan? Dahil ang Supreme Court, so sabi currency. Sa Manila Times, Beth, ano? Sabi sa Manila Times, Supreme Court blocks opening of dollar accounts. The Supreme Court on Thursday stopped the Senate impeachment court from discussing or accepting evidence involving the alleged dollar deposits of Chief Justice Renato Corona in Philippine Savings Bank or PS Bank. According to court administrator and spokesperson Jose Midas Marquez, the High Tribunal issued a temporary restraining order so as not to create grave irreparable injury to the rights of the Chief Justice. At yan din po ang banner headlines ng Manila Standard today. Senate takes heed of High Court TRO. Philippine Star, Supreme Court stops subpoena on dollar accounts, but Supreme Court won't stop trial. Philippine Daily Inquirer, TRO on Corona dollars. Senators voice misgivings over High Court order. Pero dinefer no? Lang yung sa ano, di ba? Yung sa yung kanilang petition to stop the impeachment. Well, apparently, ako na-surprise din ako because the last time nag-news kami,
nabanggit nga yun dun sa headline. Hmm. Sabi ko, teka, ang impeachment ba mismo pinapahinto? Dahil yes. Pinapahinto. When I saw the ano, yes. yung document, ang impeachment ang pinapahinto mismo base sa petition ni CJ Corona dahil sa sinasabi nga na from the very beginning, eh hindi daw tama at dumaan sa void ab initio proseso. Oh, yun. Hi Nika. Hi. Yan ang kapun nga. Na napapagitnaan ng dalawang ano, dalawang malupet. Nag-uumpugang nag-uumpugang ganda. Oh, ay okay yun. Ayokong gumamit ng bato eh. And we're very very lucky. Pero you're very lucky because very lucky you have, because president sabi na during the time ni ano ni Marcos sabi na oop sabi ng mga Japanese daw Filipinos are very lucky because they have a president that robs them robs them talaga yun. Mabigat yung ano yung TRO para doon sa impeachment kahapon nga. Nagkagulo rin sa, hindi naman nagkagulo, kundi minagresta. Nagrally yung mga member ng Philippine Judges Association. That's a signal. I just said as a Supreme Court, that is not just the mere rally na mga judges ang nando doon. As a matter of fact, may mga tao tayo na nandiyan dyan and even all those people from the media are asking these people, where are you from and who organized you? Wala sila masabi na nag-organize sa kanila and they don't even know, some of them, they don't even know the reason why they're there. So, they just went? Ganun? At may mga talagang nagpapunta sa kanila and this is something na, ano to, may mga pinapahiwatig na ito. Kaya ang mga mamarkahan ninyo ngayon dyan, sa mga pinapahiwatig na yan is, una, tignan po ninyo, kung si pambantay ninyo, sino yung mga senador na tatakbo ulit for re-election. Yeah. At paano sila pumupuesto ngayon? Nakita mo, si Alan Peter Cayetano, eh, kahapon nga, isang manifestation niya. Ang sagot niya kay, ano, kay, ang salita niya kay Justice Cuevas, eh, do not worry, Justice Cuevas, and you will be able to appreciate all of these questions when we go to the bottom of it. Pagka-turn na daw ng defense, ma-appreciate nila. Maraming nag-go 180 degrees, eh. Hindi, ang kailangan lang tignan dito ngayon is how are these people from the Senate going to deal with decision? Well, first, tignan mo muna kung sino-sino ang mga tatakbo dito. Mm-hmm. Yung mga mag-seek for election. Una, this is a political exercise. Right. We have to sino-sino ba? Political exercise yan. Hindi ako privy, ano? Kasi ayoko ngang alamin eh sa sarili ko kaagad ano para diretso lang yung aking ano diretso lang yung aking pananaw at parang nandun lang ako maging objective ako dahil hindi ko alam if Peter Cayetano is also re-electionist. But hindi ko alam yun ha pero the way I am looking at it iba ang pumuposisyon na si Alan Peter. Hindi ko alam kung ano magiging desisyon niya. Si Coco. But of Sama. Course, yung mga titignan mo, yung mga babantayan mo dyan, lahat ng mga re-electionist, for sure, abangan mo yan. Dahil una-una sa lahat, there will be some considerations as to whether they will decide in favor or against. Now, bakit kailangan mag-decide in favor at bakit kailangan mag-decide against? Tapos titingnan mo ngayon, ano ngayon ay pinupuesto at ipinapakita? Ano ngayon ang mga puwersa na ipinapakita? CJ Corona, may mga suporta ngayon na lumalabas sa CJ Corona. For the first time, saan ka nakakita? May nagra-rally na, di ba? Dahil dun sa impeachment proceedings sa Supreme Court. At sino yung mga umupuesto na at nagpapakita ng puwersa in support of CJ Corona? As if telling the senator judges, you better be careful because if you are going to decide against CJ Corona, you are going to lose some votes. You are walking on tightrope. Dahil unang-una, may mga religious organizations na sumasaw-saw dito sa issue ni Corona. At ang mga religious organizations, hindi lang basta't ano,
dahil meron silang gustong sabihin, meron silang gustong mga mangyari, meron silang mga gustong ipahiwatig dun sa mga nangliligaw ng mga boto nila. Okay. Diba? Ikaw Bet, ikaw tatakbo ka. Nangliligaw ka sa amin. Humihingi ka ng aming basbas. Suporta. Gusto mong mabasbasan ka namin, tandaan mo. Ito ang stand. Laban kami dito sa impeachment na ito. Ha? At ito ngayon ay direktang pagpapakita din kay Pinoy na merong kaming gustong mangyari. Kung hindi mo pagbibigyan, ito ngayon ang aming gagawin. Dalawa ngayon, pamimilian mo. Kwarta o sekta. Ayan, di ba? Simple lang, di ba? Well, pag sinabing kwarta, bariles ang dala-dala. Pag sinabi naman sekta, boto naman ang kalaban mo. You are a political animal. Kanino ka? Kailangan mo pang gastos. Pero kailangan mo naman ang sinasabing imaginary support. Well, yan ngayon ang mga mabigat ano? Yan ngayon ang mga mabigat na tanong. Kaya if I am ako nga ito siguro mga kababayan sa ating mga prosecutors sa mga nasa defense, siguro maganda yung mga naka-monitor sa inyo ay mag-take note kayo. Baka sakali po na may mapulot kayo sa aming munting huntahan, sa aming mga talakayan, sa aming mga talamitam. Kasi these are things to consider. Diba? May mga points na pwede kayong i-consider. Baka pwede ninyong tignan, pwede ninyong mapag-aralan. Tignan nyo lang. At saka yung epekto nitong dollar disclosure. Hindi, kasi tiniaro nga, di ba? Tiniaro, pero kung matutuloy yan, masama ang sinyales. Yeah. Dahil naturalmente, tatawag si Rolly kay Dondon, mayaman to eh. Pare, palitan mo na yung chiso mo, lumamin, dulyar na ilagay mo. Pare, hindi na mag-blame. Ngayon, pagka lahat nag-convert yung peso nila into dollar, ano mangyayari? Madi-deplete ang dolyar sa merkado. Yes. Pag na-deplete yan, tataas ang valor ng dolyar. Yes. Babagsak ang piso, pati yung foreign loans natin, lolobo, dadagdag dahil ang ibabayad sa inutang nating dolyar ay manggagaling doon sa piso na bibili natin na sobra-sobra ang baba. Alam nyo, basically, ito. Yun ang baksak ni Gunya. Ito, no, sa ating mga... lalo na itong ating alagang si Nika. Alam mo kasi maliit na bata pa lang ito. Ito na naman. Tatakbo-takbo. Alaga namin to. Tumatakbo nang nakahubo dyan sa hindi ano. Ah. Bata pa. Bata pa. Bata pa. Hindi sabihin niyo yung mga, sabi nga, naglo-lollipop pa lang yan. Tatakbo-takbo na yun sa PTV4 dati. Kasama ni Tita Thea. Ngayon, ito iha. Alam mo kasi, one of the reasons behind bakit nagkakaroon tayo, kasi baka sa nagulat yung mga kababayan natin, I understand, pati sa mga yung ordinaryo lang ano. Ewan ko kung kayo nga sa lahat alam ninyo kaagad na ganung kahigpit sa dollar account eh. Hindi ko alam. Na pagdating sa dollar account, imagine, ay hindi yan basta pwedeng kalkalin. Right. Hindi yan basta pwedeng ilabas. Bakit? Merong specific na batas na nagbabawal na yan ay i-divulge. Kahit na ipaalam mo, sabihin kung ano. Isa, ang iniingatan dito is kapag kayan ay mabubuksan o yan ay hindi magkakaroon ng mahigpit na pagsisikreto at yan ay mabubuyangyang, magkakaroon ng takot yung mga malalaking mga investors na ang kanilang pera na nandito sa bangko sa Pilipinas ay mabulatlat. Masilip. At masilip at anytime, sila ngayon ay maaaring makasuhan ng tax evasion, makasuhan ng kung ano-ano. So, ang mangyayari ngayon, yung investors mo at yung mga nakatagong dolyar, sa halip na i-keep mo yan dito sa Pilipinas, maaaring yan ay dalin mo na lang sa ibang bansa. At kapag ka ikaw ngayon ay nagdala ka ngayon doon sa isang bansa, kagaya ng Switzerland, nagdala ka halimbawa ngayon ang sinasabi nga, ang Singapore ay nagiging panibagong ano yan, makabagong Switzerland. Doon mo dadalin yung iyong dolares dahil safe ka doon at hindi yan mabubulatlat, matutuyot ang pondo ng dolyar dito at ng euro. At kapag yan ngayon ay natuyot, ay ito'y magbubunga ngayon ng isang mabigat na problema sa ating ekonomiya.
Sapagkat tayo, alam mo naman, ang dollar reserves natin, yan ay malaki ang nagiging balanse. Hindi na ginto eh, dolyar na. Alright. In other words, kung ikaw naman ngayon ay kagaya ni Dondon, na ayaw mong makalkal ang iyong mga kayamanan, di ba? Sundero yan. Hindi bali na ikaw ay wala ka ngayong masilip na pera sa bangko mo na ang yung mga peso do account mo ay mga tig sa 10 piso lang o ano lang. Subalit ang gagawin mo para ikaw ay makasigurado at maprotektahan mo yung iyong itinatagong mga kayamanan ay i-convert mo ngayon ito sa dolares at sa euro. Bibili ka ng dolyar. Yun nga. Oo. Kaya halimbawa ikaw ay uliti mo. Politiko. Kasi tinatakbil niya yung politiko, politiko. Eh halimbawa ikaw ngayon ay nandiyan diyan at meron ka ngayon mga nakurakot sa dolyar. Mga nakurakot na kung ano-ano, i-convert mo ngayon ang dollar. Kaya nga hindi mo ba napapansin kapag kami minsan ay may kakaroon ng yung mga ibang nahuhuli na mga kamag-anak ng kung sino mang mga politiko, eh kung minsan ay, uy, bakit hindi mo naman idineklara na kasi ikaw ay may dala-dalang dolyar? Eh, samantalang pagpasok mo naman halimbawa ng Amerika, simple lang naman ang iyong gagawin para hindi ka magkaroon ng kaso. I-declare mo lang. I-declare mo lang na ako po ay papasok ng inyong bansa. Sa pagpasok ko sa inyong bansa, ako ho ay gagastos. At saka magpapagawa ko at bahay. At ako ay mag... Ako ay ano? Magsha-shopping. Kahit na ano pa, sabi mo. Magbabakasyon ako, magsha-shopping ako or whatever. May dala ho ako na mahigit sa 10,000 dolyar. Alam mo, in any point of entry sa iba't ibang bansa, declare mo. You have to declare. Anumang lalagpas ng 10,000 dolyar, kailangan ideklara mo kung bakit kami dala at kung ano yung usa mo gagamitin, di ba? Ganun na yung bawasan mo ng $100. Bakit? Parang hindi ba ito? Hindi. 9,999. Hindi 10,000 yun eh. Yes, that is correct. But the problem, Karen, eh kung ang dala mo eh 100,000 dolyar, kahit nabawasan mo ng 100 dolyar. Pasok rin. Kang ibabawas mo, napakalaki. Ay, kung 100. Eh, pero para mahuli kang 10 million. Yes. 10 milang. Exactly. Katangahan yun. Alam mo ba, isang beses, pumasok ako ng Amerika. Sabi sa akin, pagpasok ko ng Amerika, how much money do you have? Nilabas ko yung pera ko. You want me to count it, sir? Wow. So, no, I'm just asking. I'm just asking. Do you want me to count it, sir? No. Kasi, this is, I am not sure of how much dollars I have here, but I am certain that it is not more than 10,000. Why are you so defensive? Why are you defensive, so specific about the 10,000? I know the law. kaya ganun lang. Hindi ko sigurado eh. Kaya kung hindi ko sigurado, you want me to count it. Kasi naggumastos na ako sa yung pagpasok mo ng magbabayad ka ng terminal fee, etc. Hindi naman, ang alam ko, pag dumating naman ako sa isang bansa, hindi naman ako nagdadala ng kailangan ng pera ng sabihin mo na cash, di ba dahil? Ako rin, unang-una, wala akong dadali. Yun ang mabigat eh. Hindi, no? Plastic. Ako walang kahuli-huli. Mas maganda ngayon daw, instead na cash ang dalin mo, cash. Cash. Swipe. Kasi pagka cash, medyo delikado eh. Swipe lang. Mas madali yung cash. Mas madaling ipahinto pag yun ang nanakaw eh. Pwede mo itawag ka agad. Kaya expect natin ang bagsak na sa ganitong pangyayari, sinong mayaman ngayon ang hindi gagawa ng paraan? Yeah. Pero eto ngayon, di okay na tayo. Wala na tayo dyan usapan sa dollar. Ngayon, ano ngayon ang tinitignan natin ngayon dito sa impeachment? Yung trial mismo. Sa trial. Kung ako, kasi maraming usapan, yun daw na acquire na dokumento, hindi may produce kung sino. So, little girl. Oo, naka-wheelchair pa lang. Little girl. Alam mo kung ano nila doon?
Little shy girl. Diba? I wish that you were my girl. Parang offline put the little girl to sleep. Magmaligat. Nagbubumirang, nagbubumirang kay Tupas lahat eh. Ang anin? Ayun pala, may account si Tupas doon at kaibigan. Yung, account naman yun. Ah, talaga? Yung manager. At million din daw ang nakadeposito dito kay Tupas. You have to produce that document, Mr. Counsel. Ito pala, si Johnson daw ang pangalan. Yes, yes. Sabi, when did you get that information? Ito ba nagsisinungaling? Hindi ah, Johnson yata yan. Tumataga. Where did you get the information? Mr. Counsel, ito from the newspaper. Newspaper, nakita ron sa ano eh. CCTV. Na ano? Pinipicture. Ano yung ba yun? Yung Chongson. Binibigyan. Oo, inano ginagawa? Inaabutan ang papel. Yung Chongson. Yung nahuli ata na CCTV, binigay pa uli ni Chongson sa ibang babae na maliit. Pero hindi si Chongson. Pero si Chongson at saka si Tupas, isang gandikit dahil malaki daw ang, alam mo yung mga bank managers, pagka malaki ang account, malayo ka pa lang, eh, welcome na welcome ka. But be that as it may, so what are you trying to prove now, counsel? What's your point? Do you want to approach the bench? Later. Yes, Mr. Counsel, you may continue. Nagpapagawa ng... Siyempre, nagpapagawa ng bahay ni si Johnson. Dito ako, I will be presiding over. No, I will be presiding over because I want this court to be in order. So, majority floor leader, would you like to read the... Court, hindi dito. Okay. Oh, may invitation, no? Ah, sino? Dito, si attorney. Kami na lang. Attorney. Appearance for the defense. Ang hirap nito. Tayo ba yung prosecutor? Gallery lang kami, gallery. Quiet lang. Same bad appearance. Same bad appearance, Your Honor. Mahirap yan? Okay, the gentleman from Tondo. You are acknowledged. Para ano po? Ano po ang gagawin ko? You may proceed with your presentation. Is there any manifestation that you would like to make, Mr. Counsel? Manifestation sa balakon. I'm still waiting for my witness. Okay, who is your witness? My witness, when it comes to witness, I think I have to, I need the assistance of Rolly Romantico. Ibang nasing witness. So, ngayon, pagkapin present ngayon yan, ang isang pinag-uusapan ngayon dito is, kanino nang galing, di ba? So, ang irarab ngayon dito na isa ay yung sinasabi nilang fruit of... Poison. Poisonous tree. So, ito nga. Pero, kung ako ang tatanungin, I would like to make a manifestation, Your Honor. ano to? Otra cosa yan. Contra cosa. Excuse me, Your Honor. I don't know what otra cosa means. So, you are lost in translation again, ha? Yeah. Si who? Si ako, si ikaw? Ako, si ikaw? Are you talking about Vivian or what? Ano? Ano daw? They do not know that, Your Honor. I will cite you for contempt. What does she have to do with it? Si sabi sa iyo eh. Parinas, di ba? Si Parinas. Oo, diba? Yung Betamax scandal na sinabi niyo kanina. Buhay na siya, buhay na. Buhay ka na ba no? Eh, naikwento na. Kinuwento niya the other day. No, yeah, but when he was still, when she was still young. Tapalona, Mr. Counsel? Nung tapalona. Hindi pa uso Betamax. Wala pang Betamax. Ano ba before Betamax? Ano Betamax? Betamax. Uso na yung Betamax sa amin. Inabot mo na Betamax. Yes, diba? Inabot na namin yun. Inabot mo na Betamax. Eh, pero kasi, nagtagal kami sa VCD. Eh, kami kasi Blu-ray. Inabot na namin. Blu-ray kayo dyan. Hindi. Hindi, ang pinag-uusapan kasi, sabi nila, yun nga daw ang isang i-argumento. Yan ay book na acquire ng ano. But ang tanong ngayon dyan, will it apply dito sa ganitong kaso?
yung paglatag na ito ay bunga ng poisonous tree. Mm-hmm. Is this going to apply para dito sa impeachment? Mr. Chairman, is it a very special crime kung ganon? Hindi. Oh. Yung what I'm saying is, yung pagsabi mo, halimbawa, hindi ko pwedeng gamitin, hindi mo pwedeng gamitin ang ebidensya na yan dahil yan ay bunga ng isang forbidden tree. Mm-hmm. Oh, yan ba ay mag-a-apply dito sa ganitong kaso na administratibo o yan isang katanungan yan? Dahil this is a very special court, Mr. President. That's one thing that you have to... Kasi if the impeachment court will accept all of these... kasi ang care ko lang, kung ako ang impeachment court, what I care about is kung totoo ba itong lahat ng mga bagay na ito. Mm-hmm. Kung sinasabi mo ngayon na may kasalanan sa pag-a-acquire niyan dahil may inaglabas, may nagbigay, hindi ko problema yan. Magdemanda ka, ibang idemanda mo, at hindi problema ng impeachment court yan. Tama. Ang dinidinig ng impeachment court, ang pinag-uusapan dito sa impeachment court ay meron bang naging kasalanan si CJ Corona? At sa kanya ba, ay meron ba siyang mga itinago? Meron ba siyang hindi i-disclose? At siya mismo nagsasabi na ang hindi pag-disclose at ang pagtatago ng anumang mga bagay na dapat sana'y sinasabi mo ay hindi dapat na mabahid, magkaroon ng batik dyan ang sinumang maestrado ng tataas-taasang hukuman. Yan mismo ang kanyang ipinapahayag. So yan din yung rasyonal kung bakit sabihin ko bang napilitan si Cuevas or yung company ni Corona na lumapit sa Korte Suprema. Exactly. At yan din yung opinion ni Joaquin Bernas, isa sa mga magagaling na constitutionalist. Na hindi po pwede na na basta labagin, ano? No, ito, babasahin ko na, no? Yes, yes. Noted constitutional law expert Joaquin Bernas sees nothing wrong. Excuse me, counsel, could you please state the source of your document so that we can mark it as an exhibit? Headline. Headline of your own. I don't know if it has to do with sorcery or what. Daily Tribune. Daily Tribune, Your Honor. No, dated. Could you please state who is the imprimatur of... The famous constitutionalist Joaquin Bernas. Okay, Your Honor. Would you know who is the publisher of that? The publisher is Ninis Cacho. Ninis na ako sa iyo, ha? Ninis Cacho. Okay, proceed, counsel. Okay. Noted constitutional law expert Joaquin Bernas sees nothing wrong in letting the Supreme Court take up cases involving incidents of grave abuse of discretion, Your Honor. In the impeachment trial of Chief Justice Renato Corona, even as Corona's petition through his counsel seeking to stop the impeachment proceedings against him has become a hot potato, Your Honor. Your Honor. Objection. Objection, Your Honor. Okay. What's your objection? Gentleman from Tawi-Tawi. The presiding judge, the president, stated that the only military can stop the impeachment. Dikit na dikit. Sergeant at Arms, please. Yun ang ano kasi, yung meron kang gagawin, pero aabusuhin mo na because it is a special court. Right. Okay. What is special about this court? Pagka ba sinabi mong special court, it can be above the law? No. So, nagsasambit ngayon ang the fact na nagsabi naman ang impeachment court, na ang sabi nila, since there is no TRO, then we will proceed. But, pagka may TRO, they will stop. Taga na muna ako, kuya. Okay. You better be careful. kung merong TRO, hindi naman sila, irerespeto naman nila yun. But, ano ngayon ang point ngayon dito? Ang point ngayon dito, ang ipinapahinto ay yung paglalabas ng dollar account. At ito ay is in answer to the petition of PS Bank. Yes. Hindi pa nasasagot yung petition Corona. Ni Corona, Corona with regard dun sa impeachment kung ito ba ay pagpapatuloy o hindi. Kung halimbawa, kuya, nag-issue ng TRO, ano ini-expect mong magiging scenario? TRO,
doon sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sasabihin ipapahinto yung impeachment trial. Ano ang magiging? Ito ngayon ang magiging problema. Una, ang tanong is susundin ba yan ng Senado na ipinapahinto yung... Kasi unang-una sa lahat, ang question na ngayon dito, tinanggap na nila as an impeachment court. Parang ganito yan, Karen, eh, no? Pag halimbawa yung kaso eh hindi pa na bubuo at ipinag-inaano pa lang, kumbaga eh pinaplano pa lang at andiyan eh, sinasampa ngayon. Pag sampa ngayon yan, it's either tanggapin ko o hindi. Correct. O sabihin ko ngayon, halimbawa pinag-usapan ngayon, Mr. Senate President, eto sa to the impeachment court, hindi nyo ho dapat tanggapin ang kaso na yan. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Pag sinabi mo hindi ko dapat tanggapin, okay, lay your basis. Sinabi mo ngayon ang dahilan mo bakit hindi ko dapat tanggapin bilang korte. Eh ang kaso, in spite of the fact na nilatag mo, which they did before, di ba? Mm-hmm. Pati na yung paghingi nila ng pre-trial, pati na yung lahat ng mga yan. Inilatag nila yan sa impeachment court. Ngayon, nasabi ngayon ng impeachment court, hindi, tatanggapin namin ang kaso na ito. In other words, tinanggap ngayon ng Senado bilang impeachment court yung kaso na ang sabi nila, batay sa aming pag-aanalisa, dapat naming i-take cognizance itong kaso na to. Dapat namin itong dinggin. Dapat itong ipagpatuloy. Okay, dahil una, na-comply nila yung boto. Pero, Your Honor, wala yung verification dahil hindi yan napirmahan, etc. Inilay down mo lahat yung mga batayan mo na yan. Pero still, ang sinabi ng korte, ng impeachment court, hindi, pakikinggan namin yan. Mm-hmm. So, in other words, ngayon, nasa jurisdiction na ngayon ng Senado bilang impeachment court na ito ngayong kanilang pinangahawakan bilang nabuo na impeachment court ay isang bagay na sinasang-ayunan ng konstitusyon at sinasabi ng impeachment court ay isang independent ito at ito'y magpapasya sa kanyang sarili. Ngayon, ang tatanungin mo ngayon, meron bang pag-abuso? Okay, pwede mong i-distinguish yan kung may pag-abuso ba sa aming pagganap ng aming tungkulin o wala bilang Supreme Court. Pero para sabihin mo sa amin ngayon na hindi namin dapat na ituloy ang aming function para litisin itong ano na, hindi ikaw ang magsasabi niyan ngayon sa amin. Sino? Dahil kami, sinasabi ng konstitusyon, ito ay ano kami, independente kami dito. Pagdating sa pagiging impeachment court, hindi ito pwede na sasabihin mong huminto kami. Hindi pa pwede ngayon sabihin mo. Kasi paano mo sasabihin sa... Sinasabi ng konstitusyon na buo kami. Ito. Mandated. Kami ay kailangan naming dinggin ito. Ito ang sabi ng konstitusyon. Kapag sinabi mo ngayon na paihintuin mo kami, eh may problema tayo. Dahil unang-una, susundin ba kita sa sasabihin mo sa akin na ikaw ngayon ay tinatapakan mo na yung akin naman ngayong pagiging co-equal mo dito sa pangyayaring ito. Hindi na ito a matter of question ng ipapaliwanag mo ang batas. Tama. Diba? Ang ano lang ngayon dyan is ipaliwanag mo muna ang batas. Yan ang pwedeng gawin ng Korte Suprema. Lahat yung mga nakapaloob doon. Kasi tinake cognizance nila eh. Ngayon, pag hindi ko tinanggap naman yung katwiran mo, Senado, kanino ka tatakbo? Mag-iinterpreta sa'yo, sa yung konstitusyon na sinasabi. Yan. Diyan nga ngayon magkakaroon ng problema. Kaya nga may constitutional crisis. Bakit? Kasi ang pinangahawakan ko, konstitusyon. Ngayon, sino magpapaliwanag tungkol doon sa sinasabi ng konstitusyon. Ang sinasabi naman ngayon dyan, ang kataas-taasang hukuman, ang tanging tagapagpaliwanag Supreme. Na sinasaad ng batas. Supreme. Sila naman ang binigyan ng karapatan na. Pero, ang question, Karen, ito ba ay pagtatanong tungkol sa interpretasyon ng batas o ito ba ay pagpigil na sa pagtupad ng batas na sinasang-ayunan mismo na ininterpreta mismo ng Supreme Court na sinang-ayunan ng Supreme Court na yan ay kasi recognize ang impeachment court. So, ang kino-question mo ba ngayon, Mr. Counsel, if you are actually questioning yung ano,
yung impeachment. Ang kino-question mo ba dito ay may kinalaman sa dapat bang tinake namin ito o hindi batay sa konstitusyon o pinapahinto mo kami? Pinapahinto mo kami sa trabaho namin. Kasi kung pinapahinto mo kami sa trabaho, una, dapat mo lang sabihin, whether kami ba ay meron ba kaming karapatan? Meron ba kaming ano na? Yun ang dapat mo sabihin. Pero naman ngayon, kung si Corona ay bahagi ng Korte Suprema at naging ruling ng Korte Suprema ay huwag siyang umattend, huwag na, baliwalain natin yan. Ano ngayon ang gagawin ng Senado? Kanino tatakbo ang Senado? Kaya nga, datakbo pa rin sila sa Supreme Court. Yun lang naman eh. Wala naman talaga. Kasi pagdating sa ano, Supreme Court pa rin ang tatakbuhan mo eh. Dahil yun ang highest court of the land. Kaya nga, ang kinakatakutan nila dyan is constitutional crisis. Now, to avoid all of this, kaya nga hindi na pinatawag ngayon, na nagbigay na ng judicial courtesy ang Senate. Kailangan bang magpalabas ng statement ang executive branch? Yan na naman si Pino. Itong ating ehekutibo, ang Malacanang ay gumagawa ng sariling legal interpretation. Ito ba ay meron bang otoridad, sabihin natin, sila ba ay credible na magkomentaryo sa krisis na ito? That is another question. Kasi kung halimbawa, sasabihin mo, mayroon ba silang, dapat ba silang pakinggan? Ano yun eh? It's a matter of saan kita papakinggan? Paano kitang papakinggan? Yan ba ikukunin ko bilang isang legal na basihan? Kasi depende yung, halimbawa, meron ka bang karapatan magsalita? Teka muna, may karapatan akong magsalita. Kaya lang, ang usapan ngayon, yung bang sasabihin mo ay isang batas na kailangan kong... May bigat ba yan? Nasundin. Pero para halimbawa, sabihin mo, wala ba akong karapat? Teka muna, ikaw nga nagsasalita. Ako pa, walang karapatang magsalita. Presidente ako ng Pilipinas. So kung meron akong gusto sabihin, especially pagdating sa nararamdaman ko tungkol sa sitwasyon, di ba parang magsasalita ako. Now, it's up to you. Kung halimbawa, questionin mo ako dun sa ano ko, nasa sa'yo. Unang-una kong mako-question, halimbawa, itong si Pinoy, hindi walang ano kay Pinoy, walang personal. Hindi ka naman abogado, huwag ka nang sumausaw dyan muna. Pero kung pwede kang sumausaw, okay, but don't look stupid. At saka yung sila Sherda, sausaw din ang sausaw dito. Pero abogado rin yan. Oo, abogado rin, pero para tumagit na ka dito sa banggaan ng mga higante sa batas, pag magmumukha kang ano eh. Hindi, yung kanya na ma-rate. Sayang naman, sayang. Ano ba ni-rate? Ang sinabi lamang ni Pinoy, nabanggit din ni Kuya kanina, malinaw eh. Yaang impeachment court, special court, with the solo and exclusive role. Yun ang sinabi niya. Interpretation niya ng batas, ha? Coming from Pinoy. Coming from Pinoy na hindi yata nagkaroon ng unit sa political science ito. Hindi, at least. Or elements of Filipino. Pero kung ako naman, sasabihin naman sa akin, wala kang karapatang magsalita, Mr. President. Teka muna, kung kayo nga ito nga si nagsasalita ka eh. Pati in retrospect. Ikaw ba? Ano ka ba? Na, abogado ka rin ba? Hindi ka rin naman abogado. Pero in retrospect, ano, pagka iniikot natin uli, binalikan natin yung dati, panghari sila ng denial na wala silang kinalaman dyan eh. Tapos eto ka ngayon, you are showing your true color. Irrelevant. Di nakita niyo kulay ko, di ba? Saan ba ako lalagay sa inyo? Magsalita ako, di ako magsalita, tanggi ako, umamin ako, or what? That's one of the things na sinasabi ko nga dun sa mga ano eh. Sabi ko nga dito sa mga nasa prosecution. Sabi ko kay ano mismo, kay Sunny Angara, tsaka kay Miro Kimbo, sabi ko, what is wrong? Kung halimbawang sabihin na merong nakausap kayo sa Malacanang, merong halimbawang tumulong sa inyo sa Malacanang, on the basis na meron sila alam para dun sa pagpo-prosecute ninyo, meron bang batas na, nagbabawal na magsasabi? Wala talaga. So, what is the problem? Sabi ko, kung aminin nyo o hindi, what is the problem? Kasi dapat itagos na rin natin na ito laban ng propaganda. Exactly. Mo, kaya si Enrile nga. Nagrarally na ngayon. Nakita mo si Enrile, ang sabi, bakit you keep on beating around the bush? Ano ito? Propaganda?
marirecall niya yan, nagsalita sa Embrile na ganyan. Ito ngayon ang aking bibitawan dyan. Kung ako ang nasa prosecution, to avoid all of this, para maiwasan na ho ang problema natin sa ekonomiya, iya ang pagbabanggaan pa ng ehekutibo at ng para maiwasan na po lahat 'yan. Kung ako po sa inyo, isasubmit ko na 'yan. Simple lang po ang simple lang 'yan. Your honors, since we have seen the situation wherein it is quite difficult na magkaroon tayo ng isang constitutional crisis, magkaroon pa tayo ng problema sa ekonomiya, at lumala pa ito at blow out of proportion kung ano-ano, tatapusin na po namin ito. Isasubmit na po namin sa inyo ngayon. Sa hindi na po namin itutuloy. Sa palagay po namin, sapat na po kung ano ang naipresenta. Sapat na po para wag na pong magkatuloy-tuloy ng pagkakagulo. Bakit? Una sa lahat, nagtanong po ang ating presiding judge, Senator Enrile. Tinanong ang manager ng PS Bank, ito bang mga account na ito ay totoong nag-e-exist? Ang salita po ninyo ay oo. At ito bang mga accounts na ito ay account ba ni CJ Corona? Ang salita po ay oo. Ito lamang po ay sapat na, sapagkat hindi na namin kailangan pang patunayan ang napakarami pang mga kung ano-ano ebidensya na maaaring magtulak para ang ating bansa ay masadlak sa isang matinding kalagayan. Kaya po, isinusumiti na po namin ito at nasa inyo na pong pagpapasya. At kayo na po ang magsabi kung nagkaroon ba talaga ng pagkukulang at ng violation ang punong maestrado para siya ay maging karapat dapat sa impeachment at para siya ay matanggal sa kanyang pagiging punong maestrado na hindi niya po idiniklara na siya ay mayroon pong mga account na ganito. 10 account, 5 account ng dollar account at mayroon 5 account ng peso. Mabuhayan bago ang Pinoy! Sapat na po. Ang simple lang eh, iikot-iikot po tayo. Nakikita ko po na ang inyong punto, kahit na i-disregard ko na dahil it is zeroing on only on one point. Yan po ay honesty or dishonesty. Exactly. Yan lang, simple lang, iisa lang, in a word. Tsaka wala na ganun. Dishonest ho ba o honest? Itong ating Supreme Court Justice. Ganun lang naman kasimple. Bakit pa ho ako magde-delve sa ano? Hindi ko na ho tatapusin. Dahil unang-una, yun, maliwanag na po, sinabi po mismo ng PS Bank manager na ito ay nag-exist. We do not care whether yan po ang laman po niyan. 100,000, 700,000, kahit na po yan lamang. Eh, sabihin nating $10. Pero yung katotohanan, mismo ang punong maestrado ang nagsasabi na hindi dapat mabahira na kahit na isang sintilya ng pag-aalinlangan doon sa mga punong maestrado na kanyang katapatan at ng kanyang pagsasabi ng katotohanan. Ito po ay katunayan lamang. Problema nga. Yung honesty or dishonesty, depende yan. Pabayaan na natin yung argumento at pag-question sa degree ng honesty or dishonesty. Does it amount to culpable violation of the Constitution? Yes, no matter how small this honesty there is. Yes, it is. Oh, yes, yun na, wala na. Wala nang ganon. Culpable violation. Basta dishonest ka, sipa ka. Ganon lang. Yung disclosure is... Ako na yun, violation of public trust. Yung non-disclosure alone, and we can always refer back to what the Chief Justice alone is saying. Yun na lang ang mga magiging... He was the one who stated that. Yun na lang ang mga magiging question. Degree ng dishonesty. Okay. So, pagbutuhan na natin ang honesty or dishonesty. We don't talk about the degree anymore. Wala na. Because it's the Chief Justice who said even a scintilla. Diba? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Yun ay... A mere non-disclosure is an admission. Admission of what? Kung ako lang ha, kung ako lang nasa prosecution, eh...
Papa, bakit ko pa ho palalalain ito? Bakit pa ho natin ito palalawigin na maaari lamang magbunga ng matinding tama sa ekonomiya, ng matinding pagkakahati-hati? Eh ngayon eh, iba na ang, kasi kung ako nasa kanilang kalagayan, iba na ho ang nagiging positioning ngayon. Una sa lahat, kapag pinabayaan ninyo na maglabasan ngayon at puro rally para magpakita ng kung anong suporta sa kung kanino man, ay magkakaroon na ng matinding pagkakahati-hati na naman. At magkakaroon na naman na matinding pamumulitika. Election na naman. Ito naman eh, from the very beginning, alam na natin polarized na yan eh. Mm. Kahit na wala pa yung Senado na yan, we have never been united. Noon pa. Mm. Katatapos lang ng election, barata na eh, ito na kami. Mm. Walang point of unity. Mm. Kaya nga ngayon, eh, pagkahalimbawa ang masakit dito, pag ito ngayon ang na-magnify at pag ito ngayon ang lalong umusbong, ang magbabigat na tama nito is, of course, yung ating ekonomiya. Correct. Ang matinding na tamaan dyan ay ang mga investors. Yun lang, dolyar-dolyar na yan eh. Exactly. Yari tayo dyan. Because dollar is a commodity already. Kaya nga ninenervyos na ngayon yung may mga dollar accounts eh. Diba? Yung mga malalaking. And one thing is for sure, kung ikaw ngayon ay nakakakita ng isang matinding kublihan, na yun pala ang pinakamagandang kublihan, na ngayon ko lang nalaman na ganun palang katindi. At yung ibang mga kababayan natin eh, maaaring ngayon lang, ganun pala katindi. Na pwede mo palang malusutan yung mga itinatago mo, i-convert mo lang ng dollar. Kaya dalihan nyo na, baka mahuli kayo sa conversion. Dahil, alam mo bakit? Tataas ang balor ng dolyar. Saka not only that, alam mo Karen eh, not only that, marami ngayong magpapapalit. Oo, pero bibiling ko na rin. Dahil protection ko to, ano ba yung mawalan ako ng $1,000? Kung meron akong $10,000, sige na, wag lang ako makalkal. Dahil maraming ano. Magpapatalo na ako, patalo na ako. Magsasakripisyo ako ng konti. Susugal mo na. Kaya ako eh. 1 is to 10. Payag ka. Tawag mo na. Oh, ha? No, oh, ha? Oh, ha? Pinalta mo na ba? Pinalta. Nadidinig mo, ha? Nadidinig mo na yung sinabi ko. Gawin mo ang dapat mong gawin. I'm talking to my treasurer and my controller. Telma, see to it that it will be translated. Oh, at ikaw naman, Dodo, manawagan ka na rin doon sa mga... Inatawagan, kaya si Jerry, pare, ayusin mo yung dyan sa Singapore, ha? Ang mga tinatawag. Kaya ba nandun? Mga hidden wealth yan, ha? Pinadala ka pala ron. Yan ngayon ang ano, yan ngayon ang... Manny, alam mo na ang gagawin mo, ha? Sa akin, yan ngayon ang pag-usapan nyo. Kung ako nasa prosecution, yan ang pag-usapan nyo sa prosecution. Ano, tutuloy nyo pa ba yan? Yeah. Sa akin yan, tapos na laban dyan. Tapusin mo na, di ba? Tapusin mo na. Yan na. Ngayon, kung ano sasabihin ng senador, sila na ngayon ang pupukpukin ng taong bayan. Di ba? So, ibigay mo na ngayon ang bola sa kanila. Ngayon, eh, ayaw ko na kayong ilagay sa isang mabigat pang sitwasyon na kayo'y ma-pressure pa dahil lalo na yung mga tatakbo ulit sa 2013. Kagaya kapon, kuya, yung ibang grupo nandun sa Supreme Court, may isang grupo naman nandun naman sa Senado. Pero konti-konti lang. Sabi, konti-konti lang yan. Tinanong ko si Judge Esguerra kapon, yung dating presidente ng Philippine Judges Association. Sabi ko, eh, kung dumating ko dyan yung mga nasa kabilang pangkat, naku, wala na silang paglalagyan dito. Manap na sila ng pwesto. Hindi sila makakatangos dito. Puno na, no? Oh, puno. Kasi, for all you know, bukas makalawa, lalabas naman yung mga, ganun ba? May sumusuporta ba kay CJ Corona? Ilabas din naman natin yung sumusuporta. Ilaban na ngayon yan, ano? Kasi, tatakot ba ang mga senador na magtatakbo pa ulit na may suportang nakukuha si CJ Corona at ito'y may impluensya itong suportang nakukuha ni CJ Corona na maaaring magdala sa kanila sa pagkaka-re-elect? Teka muna, maglabas din tayo ng aking, di ba? Ito ba yung opisina ng Diyos ko, Dagi? Uy! Ito ba si Mr. Abuloy? Mr. Abuloy, opo, kailangan mo kayo eh. Kailangan mo namin ng langis sa noo. Kailangan mo na.
Umbrella Organization. This is the Umbrella Organization. Oh, pero si Sini niya, natuwa ka na sa Sini niya. Oo nga, kuya. Ito na, cognate po na ating pinag-uusapan ng ating banner headlines. Alamin po natin kung ano ang tanong sa opinion ng bayan. Bagamat tila naging isang mabigat na ebidensya laban kay Chief Justice Renato Corona, ang mga nailabas na personal nitong bank records, tiniyak ng kampo ng punong mahistrado na paparusahan oras na mapatunayan kung sino ang may pakana ng leakage na ito. Binigyang diin ng depensa na ang isang ebidensya na illegal ang pinagbabatayan ay hindi dapat bigyang halaga ng hukuman. Ang paglabas sa publiko ng mga nasabing accounts ay isa umanong malinaw na paglabag sa umiiral na bank secrecy law ng bansa. The law is very clear regarding the confidentiality of those records. And what has happened? The prosecution got hold of them, gave us some fairy tale about a little woman, and all of a sudden these documents are on the internet. Don't these people understand that this is a criminal act? Sa inyong palagay, dapat bang gamiting basihan sa impeachment trial ang mga bank accounts ni Chief Justice Renato Corona? Ayan, at sa inyong palagay, dapat bang gamiting basihan sa impeachment trial ang mga bank accounts ni Chief Justice Corona? Maaari na po kayong magbigay ng inyong mga opinyon sa GMK text line number 0999-704-9977. O, kasi hindi naman pinag-uusapan doon yung ano eh, kung malaki ba o maliit ba. Ang pinag-uusapan diyan, sinabi mo ba? Hindi. Hindi. Di ba? O, lang naman eh, tapos na ako. Hindi naman tayo mag-uusap ng ano, meron ba o wala? Meron. Huwag nang palawigin eh, na. Ngayon sasabihin mo, eh, ang pinanggalingan niya na ano, hindi. At tinatanong ko lang ngayon dito, demanda mo na kung ano yung gusto mong idemanda. Sabihin mo na kung ano yung gusto mo sabihin. But ano yan eh, it's a different story. So papanagutin mo si Dondon kasi si Dondon ang nagbigay niyan, siya naglabas niyan. Papanagutin mo sino nagdala niyan, papanagutin mo. Pero ang tanong ngayon, eh, batay dito sa sinabi noong presidente ng PS Bank, meron. Diba? At hindi na, kasi sabi niya nga eh, hindi ko po kailangang, eh, una sa lahat, kung ako nasa PS Bank, bakit ako magpa-file ng petition sa Supreme Court para pahinto ang pagdi-divulge ng dollar account? Oh. Wala naman. Di ba? The mere fact na nag-file sila meron sa Supreme Court ay nagpapatunay na meron. Defense mechanism. Di ba? Dahil kung wala, simple lang naman na nasabihin mo, wala po. Wala. Di ba? Wala pong ano. Eh, pero para ko, hindi ko po pwedeng ilabas. Paano mong ilalabas ang isang bagay na wala? Di ba? Okay. Kaya ka nagpipetisyon, meron. Tapos ang usapan. Ito mismo gagamitin kong dokumento. Your Honor, this document, di ba, that states that there is a petition pending before the Supreme Court with regard to the stoppage para dito sa ano na yan, dollar account na yan. This alone. Pero hindi rin natin alam ha, pag-usin pa rin natin. Baka walang relevance dito. Baka mga businessmen na ang tumawag sa PS Bank. Yung ilalabas niyang dolyar, magpo-pull out na rin kami sa inyo. Yung mga malalaki. Yes, but the fact remains, doon yun sa mga concern nila, walang kinalaman, pero maaaring maka-impluwensya. Yes, but ang point ko doon, inimpluwensyahan, sino man tumawag, ano man, the fact remains, isa lang po ang pinag-uusapan. Meron. May account ba na ganito o wala? Meron. Sinagot ninyo, meron. No. Kung sinagot na ninyo meron, ang katotohanan yan meron nga, nag-file nga kayo ng petition sa Supreme Court para wag namin tong para wag ilabas yan. O, eh, tapos ang kwento. Your Honor, I rest my case. Okay. Good morning, kuya. Good morning, kuya. Okay, sarap lang na dahil.